Controversial na naman muli ang aktres na si Barbie Imperial matapos na masangkot ang kanyang pangalan sa kaguluhan sa isang bar. Ilang beses na din nasangkot sa mga awayan si Barbie at narito ang ilan sa mga tao na nakaalitan niya. The Philippine Showbiz List presents mga nakaaway ni Barbie Imperial. Annalyn Revilla. Matatanda ang lumapit noon ng personal assistant na si Annalyn Revilla sa programa ni Raffy Tulfo upang ireklamo si Barbie. Ayon kay Annalyn, mas mababa lamang sa minimum na sahod sa Metro Manila ang kanyang kinikita mula sa aktres. Bilang karagdagan, gumagawa siya ng maraming bagay na hindi na bahagi ng kanyang trabaho. Tila naging isang katulong din siya ng kapatid at ina ng aktres. Ngunit ang mas ikinaiinis ng dating PA ay sinabi daw ni Barbie sa kanya na siya isang magnanakaw. Nang makausap ni Raffy ang aktres, sinabi nito na babayaran niya ang kulang na sahod ng dating PA. Ngunit marami ang nagulat ng sabihin ni Barbie na humingi umano si Annalyn ng pagkain sa set at ginamit ang kanyang pangalan. Nang tumanggi si Barbie na magbigay ng public apology on air sa dating PA, ay binigyan sila ni Idol Raffy ng privacy upang pribado sila makapag-usap at maayos ang kanilang hindi pagkakaunawaan. Kalaunan ay nagkasundo din ang magkabilang panig. Kathniel. Naging mainit naman sa mata ng Kathniel fan si Barbie matapos na ipagtanggol nito ang dating nobyong si Paul Salas noon. Matatanda ang pinag-usapan sa showbiz ang Twitter war na naganap sa pagitan ni Daniel Padilla at Paul. Nag-ugat ito matapos na ipost ng isang netizen ang komento ni Paul sa isang Facebook post na nagpapakita ng pangyayari kung saan nagkainitan noon si Daniel at JC De Vera sa isang basketball game noong August 2017. Mababasa na tila nangungut siyang nagkomento si Paul sa iniidolo ni Daniel si Stephen Curry. Sa isa pang post, sinabi nito na maglaro ka nalang ng laser tag kung ayaw mo masaktan sa basketball. Agad na kumalat ang naturang mga pahayag ni Paul na nakarating kay Daniel. Sa kanyang Twitter post ay hinamon ni Daniel si Paul sa isang basketball game match. Hindi naman nagbatinag si Paul at sinabing game siya sa hamong ito. Kasabay nga nito ay nagbahagi si Kathleen isang gif kung saan makikita si Stephen Curry na pumapalakpak sabay nag-thumbs up bilang pakita ng suporta kay Daniel. Hindi naman nagpahuli si Barbie at nagpahayag din ng buong suporta kay Paul. Tweet niya, "Good times or bad times, I got his back. Even if you bash me, I just wanna show you guys that bad comments won't stop me. I know him." Dahil nga rito, ay pinutakti si Barbie ng mga negatibong komento. "Hindi po ako kasali doon. I mean, kung nagka-problem man sila, hindi po ako kasali at hindi po ako sinali ng Kathniel." Ito naman ang binitawang pahayag ni Barbie sa naging panayam sa kanya noong April 2018. Inamin ng aktres na noong mga panahong yon ay nasa panig siya ni Paul at ang rason kung bakit ay mas kilala niya ito higit pa sa sinuman. Pinabulaanan din niya ang issue na ang hidwaan di umano niya sa Kathniel ang dahilan ng pagkawala ng kanyang karakter sa kinatampokang serye kasama ang dalawa. Nilinaw ni Barbie na kahit ganun ang nangyari ay hindi daw pinaramdam sa kanya ni DJ at Kath na may problema sa pagitan nila. Paul Salas. Hindi naman naging lihim sa publiko ang kinasangkot ng kontrobersya noon ni Barbie sa piling ng dating nobyong si Paul Salas. Wala pang isang taon mula na mapabalita ang kanilang relasyon ay pumutok naman ang usap-usapang hiwalayan ng dalawa. Nagugat ito sa makahulugang tweet ni Barbie noong July 14, 2018 tungkol sa physical abuse. Bukod pa rito ay mayroon din siyang hiwalay na Instagram post kung saan ipinakita nito ang ilang litrato ng kanyang pasa sa bandang kaliwang bahagi ng dibdib niya at mga galos sa braso. Ngunit agad niyang binura ang mga ito sa kanyang social media accounts. At noong July 16, 2018, muli nagbahagi si Barbie ng litrato kung saan kapansin-pansin ang mga pasa at kasga sa kanyang braso. Kasama niya sa larawan ng kanyang ina na si Bing Imperial na siyang kinukuhanan umano niya ng lakas ng loob sa gitna na pinagdadaanan niyang personal na problema. Walang malinaw na pahayag si Barbie ukol sa issue, maliban sa kanyang paalala sa sariling manatiling matatag sa kabila ng kung anumang pinagdadaanan nito. Hindi rin niya tinukoy kung sino ang pisikal na nanakit sa kanya, ngunit karamihan na kanyang fans ay iniuugnay ang ex-boyfriend niyang si Paul. Pati ang ama ni Paul na si Jim Salas ay nagbahagi ng matalinhagang quote card na may nakasulat na "Don't play the victim to circumstances you created" na pinaniniwalaan ng netizens na may kinalaman sa controversial na tweets ni Barbie tungkol sa physical abuse. Kasunod dito ay kumalat naman sa social media ang naging usapan ni Barbie at ng ina ni Paul. Ayon sa kanyang mensahe, pinabulaaran nito ang post ni Barbie tungkol sa mga pasa nito sa katawan. Nakiusap din siya na sana ay hindi nag-post ng ganito ang aktres dahil kahit hindi ito
totoo ay makakasira pa rin sa anak. Sagot naman daw ni Barbie sa ina ng aktor, sana nag-sorry na lang si Paul sa ginawa nito. Baka raw gumawa na ang kampo niya ng legal na hakbang at meron daw preba si Barbie na makapagpapatunay sa ginawa sa kanya ni Paul. Pero sa kabila ng lalabas ang akusasyon laban kay Paul, ay mas pinili nitong manahimik at hinayaang mamatay ang issue. AJ Raval. Noong nakaraang taon ay pinagpiyastahan naman sa social media si Barbie kasama ang sexy star na si AJ Raval na inakusahang third party sa relasyon nila ng dating nobyong si Diego Loizaga. Nagugat ang isyo sa pasabog na chismis ng self-proclaimed pabansang lalaking Marites na si Cian Gaza kung saan sinabi nito na binisita umano ni Diego si AJ sa bahay nito sa Pampanga. Nagsalita si Barbie matapos akusahang nagtataksil sa kanya si Diego. Sa isang panayam ay tahasang itinanggi ni Barbie na pinuntahan ni Diego si AJ sa Pampanga. Ani Barbie, marami siyang alam tungkol kay AJ ngunit ayaw niyang manira ng ibang babae. Ipinaliwanag din ni Barbie na nagkatrabaho si na AJ at Diego sa pelikulang Death of a Girlfriend. Pero naniniwala siyang walang naging ugnayan ang dalawa ng higit sa pagiging co-stars. Ngunit hindi mapigilan ni Barbie na questionin ang pananahimik ni AJ sa anya'y fake news na kumalat at umalma siya dahil lumalabas na tinotolerate umano ni AJ ang paglilink sa kanila ni Diego. Ani Barbie, itinuro niyang kaibigan si AJ noong nobyo nito ang best friend niyang si Axel Torres. Kaya hindi rin niya akalain na hahayaan umano ni AJ na masangkot sila ng nobyong si Diego sa isyong walang basihan. Kumpiyansa rin si Barbie na hindi nagloloko si Diego dahil naging honest daw ito simula pa noong maligaw siya. Sa naging panayam kay AJ sa isang entertainment website na lumabas noong December 4, 2021, pinabulaanan niya ang mga paratang na nagkaroon sila ng sabay na relasyon ni Barbie kay Diego. Sa kabila ng ingay na dulot ng kontrobersyang kinatampukan ni Barbie at AJ, ay nauwi naman sa maganda ang pagtatapos nito. Noong December 2021 sa panayam ng ABS-CBN News, ikinuwento ni Barbie na mismong siya ang tumawag kay AJ matapos siya makatanggap ng unsent message mula sa aktres sa kanyang Viber. Hindi na niya idinetalye pa kung ano ang napag-usapan nila, ngunit kinumpirma ni Barbie na nagkaayos sa silang dalawa matapos na humingi si AJ ng paumanhin sa kanya. Heaven Peralejo. Never in my whole acting life may sumampal sa akin na nagpasa sa mukha ko na kahit paulit-ulit mo i-remind na masakit na, gagawin pa din. Buong buhay ko sa showbiz wala akong nakaaway na katrabaho ko. Ang hirap kumalma. Ito naman ang binahagi ni Barbie sa kanyang Facebook post noong March 2021 na patungkol sa isang eksena sa sering pinagsamahan nila ni Heaven. Sa natunang post, mababakas na tila pinersonal ni Barbie ang ginawang sampal sa kanya ni Heaven. Ayon pa sa isang netizen na nagbahagi ng natunang post, sinabi nitong talagang may galit si Barbie kay Heaven. Katunayan, bago ang post na yun ay naunang naglabas ng pasabog si Barbie sa isyong kinasangkutan noon ni Heaven sa aktor na si Kiko Estrada, kung saan nag-tweet ito na makahulugang in the mood for hot tea. Kasunod niya nito ay sinagot ni Barbie ang tweet ng isang netizen na mahihinuhang nakakasalamuhan niya sa taping ng serye nila ni Heaven at sinabi niyang tatahimik na lamang siya kahit na marami siyang nakita. Sa YouTube vlog ni Barbie noong July 2022, sinagot ni Barbie ang mga savage question na galing sa kanyang mga tagahanga. Isa sa mga tinanong sa kanya ay kung may celebrity na ba siya nakaaway. Hindi naman ikinailan ni Barbie na meron at ang babaeng ito ay nakasama niya raw sa taping. Anya, hindi lang umano siya ang kaaway na naturang artista dahil halos lahat sa set ay kaaway nito. Kaya naman matapos na kanilang taping ay hindi na umano sila nag-usap ng nakaaway. Samantala, sinubukan ito ang pangalanan ni Barbie sa vlog subalit hindi ito maririnig. Debbie Garcia. Usap-usapan ngayon ang ginawang pananakit ni umano ni Barbie sa sexy star na si Debbie Garcia. Nag-ugat ang naturang insidente sa isang bar sa Quezon City noong October 28, 2022. Nakuna ng CCTV footage ang naturang pangyayari na agad pinagpiyastahan ng netizens at nakakuha ng magkahalong reaksyon at opinyon. Base sa dalawang CCTV footage, nakuha sa naturang bar, ang unang eksena ay kinukumpronta ni Barbie si Debbie at makikitang tinatalakan nito si Debbie. Ilang segundo pa ay makikita nga na nagkaroon na ng gulo sa dalawa. Mapapanood sa video na nakaalala ang isang lalaki sa likod ni Barbie na nakahawak sa braso ng aktres mula sa likuran niya. Nang magkasalpukan na ang dalawa ay namagitan ng ilang mga lalaki at nilayo na si Barbie ng lalaki na kayakap sa kanya. Sa isa pang CCTV footage ay mapapanood na tila tapos na ang insidente at masisilip na sumasayaw na si Barbie na parang walang nangyari at palingon-lingon pa ito sa lugar ni Debbie habang umiinom. Hindi malinaw pero makikitang nagtaas na kanyang kamay si Barbie kay Debbie at may nagsasabi na nag-sign ng dirty finger ang aktres kay Debbie. Nasa hindi kalayuan si Debbie noong mga oras na yon. Pinapahid ang luha sa kanyang mga pisngi na bakas na labis na epekto sa kanya ng gulo. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito.
Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!